Award si May Mendoza mula sa kumpanyang nasa likod ng iconic fashion doll na Barbie. Kinilala si May bilang isa sa most inspiring women sa Pilipinas at binigyan ng most inspiring celebrity plaque. Kasabay ito ng 60th anniversary ni Barbie. Sabi ng manufacturer ng Barbie dolls, pinararangalan nila ang mga role model ng mga kabataang babae para mas marami ang ma-inspire. Welcome back to my second YouTube channel. Yan po mga ka-Aldab, yung video na napanood nyo na kung saan po ay binigyan na naman ng bagong parangal. Kumbaga, kakaiba po talaga kasi si Main Mendoza po raw ang naging inspiration woman ng Barbie. Ha, yun po yung international company na talaga naman pong kilalang kilala sa buong mundo mga ka-Aldab. Ibang level na po talaga si Main Mendoza. Ito mga ka-Aldab, yung buti na pinapakita po ni Mengay sa ibang tao mga ka-Aldab. Kasi talagang nakikilala po si Main Mendoza. Kakaiba po talaga mga ka-Aldab. Gaya po ng video to na napanood mo, muli na naman pong ipinagmalaki si Main Mendoza. Na talaga naman pong masasabi ninyo mga ka-Aldab na marami na naman pong maiinggit, marami na naman po ang alam nyo na gagawa ng issue. Keso masakit mga ka-Aldab, sa totoo lang sa second channel ko, sa unang channel ko mga ka-Aldab, medyo talagang dismayado po ako para kay Mengay. Kasi hindi lang po ako ang nasaktan, yung mga mamis, mga titas, ramdam na ramdam mo yung mga comment nila. Alam mo na talagang nasaktan. Pero sabi ko nga po, may ibsan din naman yan. Di po ba? Basta chill lang po tayo mga ka-Aldab. Well, punta na po tayo dito sa video ngayong pag-uusapan natin. Gaya nga po ng sabi ko, marami na naman pong maiinggit na tao. Lalong-lalo na po yung mga taong hindi makapaniwala sa nangyayaring kasikatan ni Main Mendoza. Yung tipong kapag ka sinabi nyo po mga ka-Aldab na talagang Main Mendoza ay talagang sikat na sikat na. Well, totoo po mga ka-Aldab. Ultimo ABS-CBN, Rappler, Pep Magazine at iba pang vlogs sa social media, siya po yung topic. Sabi ko nga po ilan lang po bang artista sa Pilipinas, pero kakaiba po pagka si Main Mendoza. Alam nyo naman mga ka-Aldab, kahit bayaran pong reporter, pilit na ini-interview yung mga malalapit sa kanya. Pero bigo po sila, tanging si Arjo at Heidi lang po ang nagbibigay ng impormasyon. Well, punta mo tayo dito sa ating second topic na talagang napakaganda mga ka-Aldab. Alam nyo ba mga ka-Aldab na humahataw po ngayon ang unang single ni Main Mendoza na talaga pong pinag-uusapan ultimo sa People's Journals Tonight. Grabe mga ka-Aldab, no? Imbis na ang pag-uusapan dito yung kay Mateo, nabawasan po, mas marami pong nagbasa at kumbaga nakinig, umorder kay Main Mendoza. Grabe. Ito po yung sinasabing front page na dating segment po ni Mel Tiangco. Nakakatuwa kasi bukod po sa nakuha po ito ni Main Mendoza ang kanyang kauna-unahang sa iTunes, humataw po. Grabe, no? Yung pamagat po, napakaganda naman po ng kanta. Parang kailan lang. Nabagay na bagay po sa kanila ni Alden Richards. Oops, issue na naman mga ka-Aldab. Dito mga ka-Aldab, mapapansin nyo naman po na talagang humahataw. Di po ba? Lalong-lalo na po sa mga karamihan ng mga bigating kanta, pero hindi po nagpapahuli. Siyempre, si Main Mendoza. Talaga naman pong makikita nyo na talagang masasabi po natin na kapag ka si Main Mendoza, talagang pong pinag-uusapan. Lalo na po sa iTunes na talaga naman pong grabe mga ka-Aldab, no? Sa apat na magagaling kumanta, unang-una na po ngayon si Main Mendoza. Masakit po sa mga baguhan, lalong-lalo na po sa mga taong siyempre magtatampo po mga ka-Aldab, di po ba?
Kasi isang gawa lang po. Partida to, mga kaalda, wala pang balita. Bigla na lang pong inilabas. At eto, boom! Viral na agad, mga kaalda. Ba't ganun? Ba't kapag kay Main Mendoza po, eh viral agad. Bakit pag iba, eh talagang napaka... Alam nyo na, hindi ko naman po sinasabing hindi po sila magaling, ha? Hindi ko naman po sinasabing pangit ang mga kanta nila. Maganda naman po, pero iba po talaga kapag ka si Main Mendoza. At sa mga team abroad yan, pwede na po kayong umorder o pre-order po para mapakinggan nyo ang kanta ni Main Mendoza. Napakaganda, mga kaaldab, no? Kung nasa Canada po kayo, nasa ibang lugar, pwedeng-pwede na po mag-pre-order na, mga kaaldab, para po mapakinggan ninyo ang napakagandang kanta ni Main Mendoza na nag-viral po agad, mga kaaldab. Dito po sa Pilipinas, mga kaaldab, kapag sinabi po natin Main Mendoza, ultimo nga maliliit na bata ay kilalang kilala na po talaga, mga kaaldab. Mas tinatalo niya po, ang mga popularidad, lalong-lalo na po sa ABS-CBN na mainit ang issue ngayon kay Mateo at kay Sara. Nagkaroon ng diskusyunan, nagkaroon ng mga bangabangayan, nagkaroon ng demandahan, nagkaroon po ng tulpo. Pero hindi po mawawala ang issue pagdating kay May Mendoza. Laging kasama sa mga article po na mababasa ninyo, sa mga tabloid na makikita nyo, lalo na po sa dyaryo. Talagang hindi po natin pwedeng sabihin na hindi po daw sikat si Main Mendoza. Hindi po ba? Talagang gaya nito, mga kaaldab. Natutuwa po ako dahil nga po kakaiba, nagiging super sikat po si Main Mendoza. Pero base nga po sa kasabihan ng mga matatanda na kapag ka sumisikat ka, eh marami kang kaaway. Well, hindi ko po sinasabing maraming kaaway si Main Mendoza. Ang sinasabi ko po at ang pinupunto ko, siyempre sikat na, mga kaaldab, maraming naiinggit. At ang inggit po ay kasama na po talaga to sa ating kultura. Hindi na po mawawala to. Kasi yung iba pong mga tao, although bakit ganun? Bakit si Main Mendoza na unang gumawa lang ng kanta, eh nag-viral na, nanguna na agad. Samantalang ako, matagal na akong gumagawa ng kanta, hindi pa ako nakaganito. Kumbaga, katulad po ng international sa Barbie na ibinigay po kay Main Mendoza, bakit si Main, di po ba? Ano nga po bang nagustuhan sa kanya ng kumpanyang Barbie at binigyan siya ng ganitong mensahe? Kumbaga, most inspiring celebrity, di po ba? Woman, mga kaaldab, talaga naman po masasabi ninyo, nakakaiba po si Main Mendoza, di po ba? Na siyempre marami na naman pong maiinggit. Yung pong tao na kapag ka nagkaroon ng issue kay Main Mendoza, eh silang sila agad o ang magpapabagsak. Well, uulitin ko ulit dito sa channel na to, mga kaaldab, sa mga mami, sa mga titas na nasaktan po, eh nirerespeto ko naman po kayo. Pero sana po, mga kaaldab, eh unawain nyo ang sitwasyon ng dalawa. Tayo-tayo pa rin naman po ang magkikita sa finish line. Kaya, kumbaga, tignan na lang po natin. Kasi marami po talaga nagsasabi sa akin, mga kaaldab, na bading po talaga si Aryo Ataide. Yan po yung mga aldab soko sa kabilang istasyon. Alam na alam po nila. Pero bakit hindi nyo po maintindihan na ginagawa lang po ito ni May Mendoza para nga lang po kay Marjuso? Hindi naman po masyadong mayabang, kumbaga marunong din naman po si Main Mendoza. Kaya lang po may dumadaan na punto na ganito na kailangan po talaga nilang gawin kay Main Mendoza. Sana nga po eh lahat ng liham na ibinibigay natin kay Main Mendoza o lahat eh sana po mapakinggan niya ngayon, mga kaaldab. Hanggang dito na lang po ang aking latest update. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, eh subscribe na po kayo para lagi po kayong updated
sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.